Hi guys, maayong adlaw kanatong tanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Wala nang intro to. At ang gagawin ko nga po pala ngayon ay mag-prepare po ako ng aming tanghalian. At ayan, naglagay na ako ng apron at magkunting unat-unat muna ako sa aking mga kabukugan. Magunat-unat muna ako sa aking buto-buto para mawala yung antok ko at mawala yung mga sakit-sakit ng mga kasukasuan ko. Ayan, konting exercise. Lumamig kasi ngayon yung bumaba yung temperature dito sa Taiwan. Og mauna guys, every morning naghahanda talaga ako ng tea para sa alaga ko, para sa tatlong amo ko dito sa bahay. Ayan, pinapalitan ko yung kagabi at hindi ko yan tinatapon kasi may lasa pa naman siya at pwede ko siyang inumin kasi maganda ang tea sa katawan. So naghanda na nga pala ako, naglabas na ako ng lulutuin ko din para mamaya at ipiprepare ko. So ito nga pala yung tea guys, mamahalin ito na tea. Nagbibenta yung kibalihi pag nila amo yung magulang niya ng ganito na tea. May paggawaan sila ng tea. So, sa ganitong tea, mahal ito. 1,000 mahigit in tea yung ganito na tea. Mahal. Pag gold ang lagayan, ibig sabihin yan, mahal ang tea na yan. So, yan. Kailangan na kasil talaga siya para hindi yung lalambot. So, huhugasan ko siya ng mainit na tubig yung tea na yan. Tapos, yan. Huhugasan ko lang ng kaunting mainit na tubig. Tapos, lalagyan ko yan ng tea mamaya. At bago pa tayo sumabak sa ating araw-araw na trabaho, po natin kalimutang uminom ng supplement para pampalakas ng ating mga kabukugan. So ayan, Caltrate nga pala ito guys. Ang next ko na gagawin ay naghugas ako ng melon ito guys. Itong melon na ito, dito ko lang nakita ito sa Taiwan. Yan no, yellow yan siya. Tas matubig, kung depende yan kung ang mabili mo ay matamis at maraming tubig. So ang gagawin ko una dito ay tatanggalin ko yung liso. So isasala ko yung liso sa, ilagay ko muna dito para ang gagawin ko ay isasala kasi pwede yan siyang inumin eh. Pwede mo yan inumin kasi matubig siya, para siyang juice. So ganyan muna ang gagawin ko. Tinanggal ko muna yung mga buto-buto. At so ayan, tapos ko na nabalatan. So ilipat ko siya sa baso ko para magkasya yung net, yung salaan sa kulay yellow na bowl na plastic. So ayan, isasalin ko siya para madurog ko at mahiwala yung tubig sa buto ng melon. So ayan nga, bigain ko muna yung katas ng melon. So ayan, masarap ito guys. Tas lagyan mo ng ice cube kasi matamis na ito guys. So ayan, pigain mo kasi matubig nga siya. Marami din siya kasi kahit dalawa lang, matubig siya at matamis siya guys. So ayan, piga lang. Itong klase ng melon na guys ay dito ko lang nakita sa Taiwan at maliit siya pero masarap siyang kainin. Lala na pag merong crunchy na hindi masyadong hinog at matamis, masarap siya. Kasi sa atin kulay orange na malaki lang, iwalang ganito na maliit. Dito ko lang yan nakita sa Taiwan. So ayan, tapos na guys. So ililipat ko siya sa baso ko at lalagyan ko ito ng ice cube. At itong ice cube na guys ay matagal ko na itong ginawa. Hindi sila mahilig sa yellow kasi ang gusto nila ay warm water. Tea lang talaga ang gusto nila. Wala silang soft drink sa loob ng refrigerator. So ayan,
gumawa lang ako ng ice at yan, nilagyan ko na nga ng ice. At masarap nga siya guys. Yan, lalo na pag malamig kaya yummy. At ang pagbalat nga pala ng skin nitong melon na to guys ay ang gagamitin ko lang ay kutsilyo at hindi na ako gagamit ng peeler kasi manipis lang siya, kailangan kamay kasi pag yung isang melon na malaki, 'di ba, makapal yun ng skin niya. Pero ito, maliit lang kaya ginahawakan ko siya pag binabalatan ko para lang siyang mangga. Mangga na hilaw yung Indian mink ko, 'di ba? Pag binabalatan ganyan lang kanipis ang balat niya. So hihuain ko lang to ng tatlong beses. Ayan, ganyan lang kalaki paghiwa kasi sasabihin niya nila na yung kasya lang isubo sa bibig. So ganyan lang kaliit kasi yung alaga ko, diba, paralyzed. So ganito lang siya kalaki, maliit lang yung kinakain niya. At syempre hindi pwedeng hindi tayo titikim, titikman natin. At yun, ang sarap, crunchy at matamis siya guys. So kung gusto nyong itry sa mga kaibigan ko na nandito sa Taiwan, itry nyo na. At yun, maghugas muna ako dito sa mga nagamit na na plato at baso. Mas gusto ko malinis yung mga ginagawa ko pag ako mag-prepare ng tanghalian nila. Eh, diba mas maaliwalas kumilos pag walang masyadong sagabal at mas komportable ako na walang masyadong hugasin pag nakatambak yan lahat ng mga ginagamit mo, nakakatamad tingnan. Mas maganda pag ginamit mo, hugasan mo agad para matuyo agad din, para walang masyadong kalat. At yan yung mga matatalim ay kailangan itabi at para hindi tayo masugatan. So ayan, maglilinis na ako ng mga lulutuin ko na lunch at magluluto lang ako ng simple lang. Simple lang talaga sila at yun yung may itlog na may kamatis ang lulutuin ko. So ayan, ito yung mga sangkala na matitibay. Yan, gusto ko yung sangkala na ganito kahoy. So, ang gagawin ko guys ay ito ay talbos ng kamote potato top. So, iba sila maghimay ng talbos ng kamote guys kasi hinihiwalay nila yung dahon at yung stem, yung puno ba, yung ganyan. So, malaki yung talbos ng kamote nila dito. So, ganyan sila maglinis ng talbos ng kamote. So nakahiwalay ang dahon at stem. So ayan, ganyan. Tapos yung stem guys, tinatanggal pa yung parang balahibo ba, yung parang ano, yung ganyan, yung ano, yung yan, pag ginanyan mo yan, pag binali mo, di ba, parang may skin na tinatanggal. Ganyan sila maglinis dito guys. Thank you.
At yun, tapos ko na silang pinaghiwalay ang steam at dahon. Ayan. At nakita niyo ba guys na nakahiwalay ang mga nabubulok na basura kaysa, kaya diba sa atin madalas magkasama plastic at basura dito sa Taiwan, lalong-lalo na dito sa Taipei, ay hiwalay yung mga nabubulok at yung plastic at yung paper. So itong mga, kunyari, yung mga pinagbalatan ko ng mga gulay or yung iba din yung sa mga gulay at iba din yung para sa kanin na baboy, yung mga tapos na kinain natin, kunyari yung mga buto-buto ng isda or baboy, nakahiwalay din ng plastic yan. So itong mga pinagputulan ko ng mga kalbos ng kamote, yung pinagbalatan ko ng yan, you know, naka-net pa yan para siguradong malinis talaga yung lababo, walang barado kasi may net pa. So yan, ipapakita ko sa inyo kung saan ko to ilalagay. So nandito sa labas nilalagay yan, you guys, itong mga nabubulok na basura kasi kinukompost nila ito, lalo na sa asawa ng amo ko na nagtatrabaho siya sa parang farm. At ginugupit niya nga pala ito guys, so ilalagay niya dyan para mataba ang mga halaman or mga tanim-tanim mo kung gusto mong mahilig ka magtanim. So wala talagang sayang dito sa kanila, lahat ay safe at ang ganda ng orchid. At hanggang dito na lang po ang aking vlog at maraming salamat sa inyong suporta. At ang ganda ng orchid niya guys. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.